Sana maging tapat tayo. Opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Oo. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang makasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung makasama niya. Ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako. Okay. So, wag niya, sana sabihin, sinabi niya sana na, sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero masakit din yun, kahit hindi yan nilalahat eh. Tinukoy din eh. House of Representatives. Tama, buhay, kabuhan. Pag-usapan ho natin ngayon, ito hong, aywan ko lang, kung ano ang damdamin ninyo sa mababang kapulungan. Kasi meron po isang senador na para bagang sinisita kayo. Banggitin ko na po ang pangalan. Ito po si Senador Rapi Tulpo na tila yata meron doon. Ano ba sinabi ni Senador Tulpo, Jen? Eh, meron doon po ata siyang inilaang pondo sa DICT na nung dumating daw po sa lower house, ay para bagang, ano ba, inislas ninyo, tinastas ninyo. Totoo bang may ganon, Kong? Baka ang sinasabi mo, Jen, ay yung nagkaroon yata ng parang launching kahapon sa BGC. Okay. Na kung saan naimbita na isa sa mga guest speakers si Senador Rapi Tulpo. Ito yung launching ng Anti-Cybercrime Division ng DICT. Ah, okay. Opo. At doon ay kinuwento niya, narinig ko eh, merong nagbigay sa akin ng parang video. Okay. Bagamat medyo mano, pero nung pinakinggan ko, lumilitaw na di umano ay naglagay siya ng 500 million na budget sa DICT. Okay. Nandun yung Secretary Ivan Oy, doon sa audience, at binabanggit niya doon na inilabang ko ito, sabi niya, pero ang mahirap naman itong mga kaibigan natin sa tinutukoy niya yung mababang kapulungan. Okay. Kasi nilaban namin dito sa upper chamber, sa kasama ko sa senador, ng mga senador, pero lumilitaw ay tinabla kami ng ano ng House of Representatives. Siyempre kasama naman ako diyan, eh masakit naman yung mga bintang na yon. Tinanong ko ngayon yung mga nakakaalam doon sa BICAM kasi kakilala ko naman. Tinanong ko kung mula doon sa kanyang sariling allocation, doon nang galing yung sinasabi niyang 500 million. Aha, okay. Ayun, kinonfirm sa akin ng Senado. Opo. Kasi alam mo diyan, kailangan malaman ng taong bayan ng mga senador, meron silang allocation na 3 billion pesos. Allocation? Ano bisa ng allocation po? Meron silang karapatan na ito ilatag nila yung mga projects nila pang national. Ah, okay, okay. Meron silang minimum na 3 billion. Yung mga members ng House of Representatives, yung karapatan nilang maglatag, pag ikaw ay party list ka, kami masaya na kami kung mabibigyan kami ng 300 million. Sa mga tweet, kung ikukumpara mo yun sa amin, 300 at 3 billion. Ilang porsyento ba yung 300 million sa 3 billion din? Parang 10% o 1%? 10%. Oh. Ha? 10%. Opo. 10% ba yun? Oh. Ha? Oh. Palagay mo na tama ka. Ganun lang kaliit ang sa amin. Pero kaya ko sinasabi to. Oh. Tinanong ko kung yung sinasabi niyang isinusog niya na 500 million na budget sa DICT ay galing doon sa allocation. Okay. Hindi naman pala nangyari, hindi wala pala. Wala pa lang ganoon. Ang kanya pa lang minumungkahi yung 1 billion ng confidential fund ng DNR, hatiin 'yon, yung 500 million, 'yun ang ilagay sa DICT. Ngayon, lumilitaw sa aking pakikipag-usap sa mga kakilala ko sa Senado. Opo. Marami naman akong kakilala rin dyan. Hmm. Hindi naman pumayag ang mga kasama niya. Ah, ngayon, okay. Ang sinisisi niya ngayon, yung mababang kapulungan. Oho, oho. Unfair naman yun, Jen. Huwag naman ganun na ilalatag mo sa taong bayan na parang bidang-bida ka. Okay. Eh, wala ka naman palang inilatag sa sarili mong pondo, sa sarili mong allocation. Kinukuha mo pala sa ibang departamento. Uh-huh. Hindi pumayag ang mga kasama mo. Pagkatapos, kami ang gagawin mong kontrabida. Hindi naman tama yun, Jen, mababang kapulungan. Uh-huh. Kasi sinasabi niya doon sa kanyang speech, eh, alam niyo kailangan makipaglaban tayo sa cyberspace ngayon. Kaya ako nangahas at talagang nilabang ko 'yan. Uh-huh. Dahil gusto ko lumaban tayo, ang Israel, ang Amerika, ang labanan ngayon cyberspace. Uh-huh. Eh kung walang pondo ang DICT, uh-huh, paano ngayon? Di magiging kawa-awa tayo. Uh-huh. Pero kung tutuusin mo diyan. Opo. Kailan kamakailan lang i-confirm namin yung secretary ng DICT. Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulpo. Ito na halata ko sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Okay. Ang tanging binanggit niya lang
ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun. Napatunayan ko na dyan. Chinek ko na. Wala talagang ganun. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siya sa atin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Okay. Ako tinanong ko yung DICT Secretary. Sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Okay. Ganito ang problema sa DICT. Kahit maglagay pa si Senador Tulpo ng 10 billion pesos na budget ng institutional kasi ang ito eh. Opo. Confidential budget, kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile ay hindi mo inayos. Hindi mo na maayon. Oo. Inaral ba ni Secretary Tulpo yung tinatawag nating first mile, middle mile at saka last mile? Ako. O baka hindi niya kabisado yun. Uh-huh. Kapag hindi niya kabisado yun at hindi niya tinangka na aralin yun, kahit maglagay pa siya ng 100 billion hindi sa DICT, walang mangyayari. Ayun. Okay. Sana maging tapat tayo. Opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Uh-huh. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang makasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. At hindi kumikibo yung makasama niya. Ibahin niya kami. Uh-huh. Ibahin niya ako. Okay. Wag niya. Sana sabihin, sinabi niya sana na, sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero masakit din yun kahit hindi niya nilalahat eh. Tinukoy din eh. Opo. House of Representatives. Opo. Opo. Opo.